Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano maglimbag gamit ang rubber o ang lumang tsinelas. Ngayon ay nakikita ninyo na inuna kong gumuhit ng pattern sa lumang tsinelas gamit ang puting Crayola o pwede rin namang chok. Pagkatapos ay ginupit ko ito gamit ang gunting. Paalala, magpatulong sa nakakatanda, lalo na kung gagamit kayo ng cutter. Siyempre, kailangan mag-ingat ng mabuti upang maiwasan natin ang anumang aksidente. Meron kasing mga parte na masyadong mahirap gupitin ng gunting, kaya kinakailangan nating gumamit ng cutter. Paalala muli ay ingatan o magpatulong sa nakakatanda. Paalala mga anak, kahit anong disenyo ay pwede niyong gawin. Ang ginawa ko lang dito ay isda upang sa ganun ay mas maganda o mas madaling gawin ang disenyong ito. Ngayon ay natapos na natin ang pattern ng isda. Ang susunod naman natin ay kukulayan natin yung isang pattern na ginawa ko na kung saan ay ito ay pattern ng isang dahon. Kukulayan ko lang itong pattern ng damo at pagkakulay ko nito ay idadampi ko lang ito ng ilang beses sa ating bond paper. At ang panghuli naman, ang kukulayan naman nating pattern ay yung isda. Kulayan ng mabuti ang ilalim na parte ng tsinelas upang sa ganun kapag naidampi natin ito sa bond paper ay makukuha natin ang buong hugis o texture ng lumang tsinelas. Paalala, pwede kayong gumamit ng iba't ibang kulay. Pagkatapos natin gamitin itong unang kulay, maaari lang nating hugasan yung lumang tsinelas at maaari na nating palitan ng ibang kulay. At ito yung susunod kong gagawin. Sana mga anak, meron kayong natutunan. Madali lang itong gawin, basta ang laging paalala, mag-ingat at magpatulong sa nakakatanda, lalong-lalo na sa paggugupit ng pattern.